Yan na. Yo, what's up guys? Welcome back po ulit sa ating channel, KAALAMAN Online. Guys, samahan nyo ulit kami. Dito ko gagawin yung content ko ngayon. Meron tayong coins, yung 10 sentimos. Ayan. So, sa mga bago lang po sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe guys. At pindutin nyo na rin yung notification bell dyan. Ayan, para ma-update po kayo pag meron po tayong bagong content. So, tara! Okay guys, ito po ang ating coins ngayon. 10 centimos guys. 10 centimos. Ito, example lang po itong pinakikita ko sa inyo. No? Year, kung po ito? 2008, 2014, at 2015. Ayan. Halos madalang po ako mag-content about dito sa mga coin na ito. Yung mga 10 centimos at yung isa yung butas na 5 centimos. Ayan, na medyo mahirap na rin po kasi nga makakuha ng mga gantong barya ngayon guys. Ayan po siya. Ayan, ito pong tatlong to medyo may kagandahan pa ang kondisyon ng mga ito. Makikintam pa siya. At marami po ako doon na nakatago. Pero wala po ako mga halimbawa ng mga coins na ito. Yung mga hard to find na po. Kaya ayan po ang ating ayan po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Pupunta po tayo ulit sa numista para tignan natin isa-isa yung mga taon na dapat nating huntingin sa coin na to. Alam ko marami ng mga year dito sa coin na ito na hard to find. So, tara. Ito guys, niready ko na siya. Ayan, may mga lumabas na eh. Sinerge ko siya at ito ang numista. Click na natin yan. Ayan. Numista, 10 centimo. Guys, oh, mamag-sign in na kayo dito guys sa Numista kung wala pa kayong account. So, ito guys, ang ating barya. Ayan. Features, Republic of the Philippines. Ayan po ang kanyang date guys, 1995 to 2017. Ang timbang nito guys ng barya ito is 2.5 gram, diameter 17 mm, thickness niya 1.67 mm. Ayan po. Tapos, diretso na tayo sa kanyang readed yung kuleto guys, yung edge niya. Ayan, tapos may comments dito, no examples of this type were struck in 1993. The date 1993 appears because that's the date when this series of coins was first approved. Ayan. Ayan po yan. Tapos guys, meron pong dalawang klase na sinasabi dito. No? Yung isa has smaller lettering on both sides. Ayan, see the main image. Yung isa naman, larger lettering on both sides. Ayan, so kung meron kayo dito guys, check nyo na agad ngayon para mapamilyar kayo sa inyong mga coins. Ito ano, at isa-isay natin yung mga year para malaman natin ang mga hard to find. Ito sa 1995 guys, ayan, nagsisimula ang year. 27% medyo mataas siya, no mint mark. So walang mint mark ang mga year na ito, 1995. At ayan po ang kanya mga value. Very fine, extra fine. Maganda na po ang value dito sa Numista at sa uncirculated guys. 36.60. Tapos sa 1996, no mint mark din. Smaller din. Ayan. Para mapamilyar tayo guys. Common lang din siya. Marami kasi. Ayan. Pag may mataas pang porsyento dito sa Numista, ibig sabihin yan. Common yan. Marami po yan. Ito, 1997 din. No mint mark, smaller din. Fine, very fine, extra fine. Ayan po yung mga value. Makikita nyo naman po. At sa uncirculated, maganda na rin. 49. Sabihin natin 50 pesos. Ayan guys. Ayan yung mga date na yan. No? 1995, 1996, 1997. Mga common po yan. Kung meron po kayong hawak niyan, common po yan. At sa 1998, ito medyo mababa ang percent. 1.8% lang. At wala pong value rito. Ano? Pag ganyan po guys, sa tingin ko hard to find na po yan. Pero kung meron po kayong hawak dito guys, i-comment nyo rito para malaman natin, para ma-survey natin ano. Ayan, 1989, mas mababa, 0.3% lang guys. Ayan, hard to find po yan. 1998, 1999, at ganoon din po ang year 2001, 1.5% lang. Ayan, mga hard to find po yan guys.
sulat nyo na po o kaya punta nyo na lang dito sa namista para mapag-aralan nyo ninyo kung ano yung mga hard to find. Ayan. 2002, medyo mataas. Pero ayan ang kanyang value sa so very fine, 12, sa extra fine, 12 din. Pareho lang halos guys. 2004, 2%, napakababa po guys. Hard to find din po ito, sigurado ko dyan. At 2005, 5%. Siguro semi-hard to find. Ano? Pakicomment nyo guys kung meron po kayo 2005. Tapos 2006, value, high on coin, different font. Ayan o. Meron palang ganyan yan guys. Ayan, sa uncirculated condition, 20 pesos na maganda na ang value. Sa 2007, 7%, medyo mababa. Pero may value dito. Value high on coin, different font. Obverse 1. Ayan, tingnan nyo rin guys yung mga obverse sa 2007 na may obverse 1 siya. Ayan ang kanyang value. 8 pesos sa extra fine. Tapos yung isang 2007, value on high, different font. Obverse 3, ito ang huntingin nyo na guys. Ayan ang huntingin natin. 0.8%, napakababa. Obverse 3 na year 2007. So ayan guys, nalalaman na natin. At sa 2008, 10%, ayan, value high on different point. And very fine, extra fine, yan po kanyang value. Sa 2009, value high on coin, different point din. So, halos pareho lang din siya. 30 pesos ang value, guys. Sa 2010, 7% at extra fine, 12 pesos. 2011, meron din dito, guys, mga common lang dito, na extra fine, 17 pesos. Ayan po ang kalaka lang nagaganap. Depende po kasi ito sa mga swapping na nangyayari dito guys ano. So dito tayo sa 2012. 2012 ba 5,000 lang ang mintage nito. Ayan guys oh. BU 200 birthday anniversary of Melchor Aquino. Ito ang ano. Itong dapat natin talaga makakuha guys. So 0.7% lang oh. Ayan, hindi ko lang sure kung commemorative ba 'yon ano. Tapos yung sumunod, ganoon din. Ano, medyo mababa lang din ang konti, 6%. Basta 2012 guys, ayan. Huntingin nyo na yan. Tapos sa 2013, ito, 10%, common lang din. 2014, 12%, common lang din siya. Tapos sa 2015, mukhang semi-hard to find ito sapagka 3% lang dito guys. No? Tapos sa year 2016, 6% mayroon dito. So, common ito. At pagdating sa huling-huling year, yung year 2017, wala pong value dito eh, no? Pero meron po ako nito. So, i-comment nyo guys kung ano-ano po ang inyong mga hawak niyan para ma-survey natin talaga kung ano-ano ang pinaka talagang mahirap hanapin na sa G-Sentimos. So, ayun na po ang kabuhan natin content guys. Maraming salamat po muli sa inyo. Ano? Sa mga bago lang sa ating channel guys, please subscribe na po at i-on ang bell para updated ka. So, until next time po, God bless you all. I'm out.